At dito nga po sa Barangay Santa Catalina kung saan nagpapatuloy ang clearing operations ng polis at mga sundalo ay patuloy din po ang pagdagsa ng tulong para sa mga sundalong ito na nagpapakahirap dito at tinitiyak na magiging ligtas muli ang mga barangay ng Santa Barbara at Santa Catalina. Inabutan po ng aming team ang isang coaster kanina na sinusubukan pumasok din dito sa may barangay Santa Catalina. Sakay nito po ang ilang negosyador pero hindi po sila pinapasok ng mga militar dahil nagsasagawa pa sila ng clearing operations. Ayon po sa grupo ni Councilor BG Gingona na siya pong bagay ng crisis committee ng Zamboanga City Government ay nais lamang nilang kunin ang ilang mga gamot ng kanyang ama dito sa kanilang lugar dahil yung pong gamot sa diabetes daw ng kanyang ama ay wala pong basa-basa na bibili dito sa Zamboanga. Pero hindi po sila pinayagan dahil nga po sa delikado pa rin ang sitwasyon. Narito po ang pahayag ng isa sa mga negosyador na kasama nila sa coaster na yan. Hindi kami pwede gumaan. Ayaw nila kami. Bila, sa bahay lang kasi ni Kutya kami. Kanina naman po ay nakita rin natin ang isang grupo ng mga Parents Teachers Association dito na yan po namamahagi ng tubig at pagkain sa mga sundalo at pulis. At nais daw po nilang makatulong sa nakalipas na 5 araw po ay namamahagi po sila ng mga pagkain at tubig na yan para kahit papano raw ay makatulong sa operasyon na ginagawa ng mga pulis at sundalong ito. At ito nga po kahit papano raw ay pampatas din ng moral na maramdaman nila ang pagmamalasakit ng kanila mga kababayan dito sa Zamboanga. Narito po ang pahayag ni Mrs. Nodado na isa sa mga namimigay po ng pagkain at tubig na yan. First reason is sila ang nagsisave sa amin dito sa Zamboanga. Tapos secondly, most of us husband namin at saka mga parents namin is men in uniform. So that's why we have to support them. At the same time, they are the one who trying to save our situation here too, in a peaceful manner. Muli pong itinanggi ni Zamboanga City Police Director Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo na dinukot siya ng MNLF kahapon. Ikinagulat nga raw niya ng mapabalitang na hostage siya kasama po ang 3 sa kanyang mga tauhan. Gate niya, pumunta siya sa Barangay Mampang para makipag-usap sa isang grupo roon ng mga rebelde matapos silang magpaiwatig ng pagsuko mula sa sila Salamitan Basilan sa pamumuno ni Kum Usong Ugong. Paliwanag ng grupo ay mula Lunes pa sila nasa Bakawan at nasa lungsod lamang para sa isang payapang marcha patungo City Hall. Tagumpay naman ang negosasyon ni Malayo dahil kasama niyang bumalik ang 23 MNLF na pawang mga armado. You may call your term, but I was there, nagkatutukan kami ng baril, then we started talking from there. Okay. I do not know if I'm a hostage or a negotiator. Tinalakay po sa isang press conference itong hapon ang humanitarian at security issues kaugnay ng gulo dito po sa Zamboanga City. Dumalo si Interior Secretary Mar Rojas, Zamboanga Mayor Beng Climaco Salazar, DSWD Secretary Dinky Suliman at mga opisyal po ng AFP. Sinabi ni Mayor Climaco Salazar na naghahanap sila ng pangmatagalang solusyon kaugnay sa problema ng karasan sa kanila lugar. Tiniyak naman ng alkalde na papanagutin ang mga rebelde ng nagasik ng gulo rito. Nakikusap siya sa mga residente sa mga evacuation center na huwag munang bumalik sa kanika nilang mga bahay. May 35 evacuation center na po sa lungsod ngayon ayon kay Secretary Suliman. Patuloy rin daw nakikipagtulungan ng ahensya sa iba't ibang NGO para sa stress debriefing sa mga labis na naapektuhan. Sinabi naman Secretary Rojas na masusing tinututukan ni Pangulong Noynoy Aquino ang sitwasyon dito sa Zamboanga. Katunayan, ang Pangulo nanguna sa security assessment and briefing kaninang tanghali. Nakikipagpulong din siya kay ARMM Governor Mujib Ataman. Ayon kay Rojas, marami na sa mga lugar na kinalagyan ng mga rebelde ang naklear ng pwersa ng gobyerno. Nung Lunes ay silang mananakop. Ngayon, ayon sa
sa reports, there are 86 killed nila, no? Countless number of firearms recovered, na nakita naman ninyo dito nung nakaraang briefings. There are 94 either arrested or surrendered, no? At maliit na ang mundo nila,